Po sa 16 and 17, nakibasa na Sister Kine. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Amen. No? Ito, no? Ito, kakaiba po ito. No? So sabi niya, yung ang sabi niya rito, we can overcome the problem of sorrow by understanding our state and condition that shall be glorious and happy at the second coming of Christ. Glorious, yung glorious and happy of the second coming of our Lord Jesus Christ. Dito, there are three things we will accompany. Three things will accompany. Una, with a loud voice. A loud voice or the shout of the King. The shout of our Lord Jesus Christ. Para bang, sino na nakakita rito ng, or nakatay ng mga military parade? Di ba? Meron sasabihin yung corps commander, tapos may sisigaw. Ando. Di ba? Yung adjutant, yata yun, di ba? So sisigaw yun ng malakas. No? Ganun din, no? Ganun din dito, no? There will be a loud command, a loud shout. At dahil nag-shout ang hari, with the voice of the archangel. Ito na yung mag-e-echo ngayon. Kasi archangel, napakaraming mga anghel. No, innumerable company of angels, no, na kasama ng ating Panginoong Jesus. Amen? And then dito, with the trumpet call of God. Ibig sabihin, yung pagtunog ng trumpet, dun na uunahin yung mga patay na bubuhayin. No? Yun ang mga patay ngayon, ang bubuhayin. Amen? So, yung mga patay na kumilala sa ating Panginoong Jesus, yun na yung mga bubuhayin. Amen? Now, sabi po rito, there are two things will happen. Two things will happen. The dead in Christ shall rise first. Yung mga patay in Christ, yung mga kumilala kay Kristo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas na namatay, ay bubuhayin muna. Sila muna yung uunahin. And then, those who are alive will be transformed. Amen. Ito kakaiba. Ibig sabihin ng transformation, no, kukunin tayo sa labaap, sasalubungin tayo ng Panginoon, at yung mga mukha na medyo simangot, malungkot, na transform na ni Lord. Amen. Gagawin ng perfect ni Lord yung mga mukha niyo. Tingnan mo yung katabi mo. Amen? Perfect na yan, di ba? Amen, perfect pa nila. Amen? So, in-establish po natin, no? In-establish pa lang po natin. Pahapyaw pa lang po ito. Yan, sabi niya, yung mga patay na kumilala kay Kristo, yun ang unang bubuhayin. Tapos tayo na buhay na, no? Ang kukunin ulit. No, at dal na yung transformation. Amen? Nagiging perfecto na yung itsura mo. Ewan ko kung papaano. Amen? Pero I believe, mas maganda ka pa sa itsura mo ngayon. Amen. Mas bogey ka pa sa itsura mo ngayon. Amen? Amen? Now, sa 18, sabi niya, therefore, encourage each other with these words. Niya, sabi niya, we can overcome the problem of sorrow by encouraging each other with the gospel of hope. Kanya, dapat mag-encourage tayo o maging pagpapala tayo sa iba na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. I believe sa edad ni Nanay, no? Mas marami ang makakakilala, no? Kasi pag ganitong may edad, lalo silang may anong tawag doon? Respect. Lalo silang magbibigay respeto. Amen? Bakit? Bakit nga ba sa mga matatanda lagi tayo nagbibigay ng respeto? Bakit? Dahil sa experience ng mga Amen. Sa experience nila. Nadaanan nila sa buhay. Amen. Na hindi no? pa natin nadaanan. Amen. No? No? Kung tayo ay papunta pa lang, sila pabalik na. Amen. Di ba? Eh, si Brad Ernie, pabalik na. Pabalik na para magbigay ng pagpapala. Amen. Amen. At tumanggap ng pagpapala naman tayo. Amen. Amen. Now, eto ngayon.
dito tayo sa rapture. No, kasi yung first day, yun yung tinatawag natin na rapture. Binigyan ko lang po ng background nang sa ganun, no, ay makita natin agad yung itsura ng no, rapture. Kasi napakalak. Kung aaralin po natin, rapture, glory sa piring, malilito po tayo. Isa-isa lang muna. Ang ano natin dito, isa-isa muna yung rapture. Aralin muna natin ano yung rapture. Ano ba yung rapture? Pakibasa na, Brother Vince. Rapture means when all true believers who are still alive before the end of the world will be taken from the earth by God into heaven. Amen. So ito yung rapture na nakita natin, di ba? You will be taken. No, kukunin tayo, lahat ng believers ay kukunin sa ere. Amen? Sasalubungin tayo sa ere ng ating Panginoong Jesus. Sino rito excited? Amen. 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 Baka sabihin mo, naku Lord, bata pa yung anak ko. Ba, isipin mo at panampalatayaan mo na pag-rapture kasama ka. Dahil minsan lang po ang rapture. Amen? Sabi po rito, there are three various views ang rapture. Una, yung pre-tribulation, no, after yung church age. Ito parang po natin ngayon, ito yung tinatawag na church age. Dahil hindi po natin alam kailan yung rapture, no? So pag nag-start na yung nawawala na yung katabi mo, rapture na yun. Amen? Hindi naman nawala at nag-CR. Amen? Karami, magkakaroon po ng chaos pag nagkaroon ng rapture. Dahil kung ang born again ay piloto, no? Kukunin na ni Lord, talaga magkakaroon ng bagsakan na. Amen? Nakukuha niyo po ba? Picture niyo na magkakaroon ng parang chaos ang buong mundo. Dahil lahat ng mga mananampalataya, no? ay kukunin ng Panginoon. Amen? Sasalubuhin ng Panginoon sa ere. Na, may katanungan po ba? Naintindihan po ba? Amen. Amen. So, yung isang way of view is pre-tribulation. Ibig sabihin, wala pa yung paghihirap, kinuha na tayo ni Lord. Yung ibig sabihin nun. Yung mid-tribulation, kalagitnaan ng tribulation. Isang tribulation at saka great tribulation. Mamaya, maintindihan po natin yan. Mid-tribulation at yung panghuli, no? After nung tribulation, post-tribulation, ang tawag. Kasi, or eto na yung second coming ng ating Panginoong Jesus. Kasi dito sa post-tribulation rapture na ito, dito na yung second coming, and then, millennial kingdom. No? So, ito yung tatlo ngayon. Now, tignan natin, mag-rule out po tayo ngayon. Kasi, lahat yan ay valid. Pero sabi nga po lang ng salita ng Diyos na mas maganda, ano ba yung talaga sinasabi ng ating Panginoong Jesus? Para na sa ganun, ma-rule out natin kung ano yung mga doktrina na ibinabahagi sa atin. At kung ating titingnan, the Lord Himself promised to deliver us. Sabi po sa Revelation 3:10, since you have kept my command to endure patiently, sabi niya, I will also keep you from the hour of trial that is going to come upon the whole world to test those who live on the earth. Ano yung hour of trial na ito? Ito na yung tribulation. So kung titignan po natin ito, no, kung titignan po natin itong tatlong ito, itong mid-tribulation, nandiyan yung tribulation. Di ba? So, palagay mo ba kukunin ka pa ni Lord dyan? Amen? Itong post-tribulation, nandiyan yung tribulation eh. No? Post-tribulation, lalong lumabo na doon sa salita ng Diyos. Kaya kung titignan po natin, pre-tribulation ang pupuntahan natin. Amen? Kasi sinabi niya rito, no? That I will also keep you from the hour of trial. Ito yung tribulation. That is going to come out upon the earth, the whole world, to test those who live on the earth. Amen? So, i-rule out po natin, ano yung pinaka the best? Pre-trib. Amen? Wala pa yung, kasi dito sa pre-trib, wala pa yung matinding, ano ba yung tribulation? Matinding yung taghihirap, paghihirap, no? Ay kinuha ka na ni Lord. Amen? Bakit? Kasi sinabi niya sa kanyang salita, sa Revelation 3:10, na hindi mo na dadanasin yung paghihirap na mangyayari dito sa mundo. Marami naman po mga Kristiyanong sasabi, nandun na tayo raw ngayon
sa tribulation stage? Hindi pa po. Ang pinakatinding tribulation na makikita natin, no? Eh, nandun na tayo sa taas. Amen. Nalulog na lang po tayo. Amen? Natingnan po natin, no? So, rule out ang mid-tribulation, rule out ang post-tribulation kasi pre-tribulation rapture ang most likely na mangyayari. Nakuha po ba natin? Kaya kung pre-tribulation po tayo, no? So, inaantay na lang natin ngayon kung kailan. Tama po ba? Kasi nasa church is na tayo eh. So, inaantay natin ngayon kung kailan yung tribulation. Amen? Kasi pre-trip po tayo eh. Ibig sabihin, no, anytime, no, ay pwede na tayong kunin ni Lord. Ang tanong, are we ready? Amen? Amen? Kanya nga kanina, di ba, yung pinakita natin, are we ready? Amen? Kasi baka dumating na siya ngayon. No? Ready na po ba tayo? Amen? Kaya nga sabi ko rito, the Lord Himself promised to deliver us, Revelation 3:10. I said, the church will be removed from the earth in an event as the rapture. Kaya rapture, no? Kukunin tayo. And take a look at this, 1 Thessalonians 4:13-18. Ito po yung binasa natin kanina. Amen? Masyado mahaba, no? Now, ito naman yung counterpart niya. 1 Corinthians 15:51-53. Sister Malu, pagbibasa ka. Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal will immortality. Immortality with immortality. Sabihin, yung perishable must clothe itself with imperishable. Dapat, no, tayo, no, or yung mga hindi pa nakakakilala, eh, tulungan natin makakilala sa Panginoon para maging imperishable din sila. Amen? Ganon din dun sa the mortal. Yung mortal kasi, sa paningin ng Diyos, yung hindi pa kumilala, mortal yun, diretso yun ng dagat-dagat ng apoy. Pero, nais ng Diyos, God has given them chance. No? Ang desire ng Diyos na lahat ng tao ay makakilala. Amen? Pero, kailangan natin na magpagamit sa Panginoon para sila rin ay makakilala katulad natin. Amen? Now, tingnan po natin, the second thing, only the preterite view preserves the return of our Lord Jesus Christ. Why? Because the return of Jesus Christ for the church can happen at any moment. Anytime. No? Anytime. Kanya nga, ready po ba tayo? Para bang, pag ikaw ay nagtatrabaho sa opisina mo, at nakita ka ng boss mo na naglalaro ng, o nanonood ng Facebook, ano sa palagay niyo? Ready. Baka tapikin ka ng boss mo. Amen? O pwede bang magbakasyon ka na? Tama ba? No? O hindi nakakal, o hindi maganda yung ginagawa mo, no? Ano lang palagi mo sasabihin ng boss mo? Pero pag magandang ginagawa mo, inusunod mo yung utos niya, at nakita ka niya na nagtatrabaho ka, di ba may patapik pa yan? Amen? Baka may bonus ka pa. Amen? The return of Jesus Christ for the church can happen at any moment. And sabi niya, also the views for the Antichrist and tribulation to come. Dapat nga rin na aside from pagdating ng ating Panginoong Jesus, pagsalubong ng ating Panginoong Jesus, isipin din natin yung tribulation at Antichrist para sa mga tao na hindi pa kumikilala sa Kanya. Dahil pinatigas ng demonyo, no, ang puso o yung isipan ng mga tao na hindi pa kumikilala kay Kristo. Nang sa ganun, hindi nila talaga makilala at marinig ang salita ng Diyos. Amen? Now, eto na ngayon, yung inaral natin na pre-trib, eto na. Di ba? So, magkakaroon na ng, ano yan? Rapture. No? Na kung saan, kukunin na ng Diyos at sasalubungin ng Panginoong Jesus ang mga tayo na buhay pa at bubuhay niya yung mga patay. At the sound of the trumpet. Amen? Nakukuha po ba? Amen. Now, tingnan po natin ngayon
The church is to be delivered.